Ano ang tugon mo sa kabutihang loob ng Diyos sa iyo? Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig. Nasa ikalimang linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin ang Diyos sa maraming pagkakataong pinagaling niya tayo sa ating pisikal at espiritual na karamdaman. Hindi man siya tahasang humihingi ng kapalit sa grasyang ipinagkaloob sa atin free of charge, pero ano ang kusang loob na tugon natin sa kabutihang loob ng Diyos? Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang munawaan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Do'y nakahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus, kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan, maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni na Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, hinahanap ka ng lahat. Tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig na yon, para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas. At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo. Sa ating mabuting balita ngayon, napakinggan natin ang isang karaniwang araw sa buhay ni Jesus. Bumisita siya sa tahanan ni Simon Pedro at pinagaling ang kanyang biyenan. At pagkatapos, nagpagaling siya ng marami pang ibang tao sa bayan. Pagkatapos gawin ang lahat ng mga ito, naglaan si Jesus ng panahon para mag-isa sa isang tahimik na lugar upang manalangin. Sa kwentong ito, ipinapakita ni San Marcos ang dalawang mahalagang aspeto ng ministeryo ni Jesus. Una ang pakikipagkapwa upang turuan sila at pagalingin. At ikalawa ang pakikipag-ugnayan sa Ama upang makipag-usap sa Kanya at kunin ang lakas upang maglingkod sa mga tao sa paraan na nais ng Kanyang Ama. Mga kapanalig, tandaan natin, ang paggawa ay kailangang sabayan ng panalangin at pagninilay. Ang panalangin at pagninilay ay dapat humantong sa paggawa. Ito ang bokasyon ng lahat ng nais sumunod kay Jesus. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman.